Ika-14 ng Abril, Linggo ng Palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nagpauna si Jesus sa kanyang mga alagad pa Jerusalem, nang malapit na siya sa Betfage at sa Betania, sa tabi ng bundok ng mga olibo, sinugo niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa katapat na nayon. Pagpasok niyo roon, may makikita kayong nakataling asno na hindi pa nasasakyan ninuman. Kalagan iyon at dalhin sa akin. Kung may magtanong sa inyo kung bakit niyo iyon kinalagan, sabihin niyong kailangan ito ng Panginoon. Lumakad nga ang mga pinapunta at nakita nila ang lahat ayon sa sinabi sa kanila. Nang kinakalagan na nila ang asno, tinanong sila ng mga may-ari, "Bakit niyo kinakalagan ang asno?" At sumagot sila, "Kailangan ito ng Panginoon." Dinala nila ito kay Jesus at sinapinan ito ng kanilang mga balabal at saka pinasakay si Jesus. Sa kanyang paglakad, inilatag naman ng mga tao sa daan ang kanilang mga balabal. Nang palusong na siya mula sa bundok ng mga olibo, labis na nagalak ang lahat niyang alagad at nagsimulang magpuri sa Diyos ng malakas sa pag-alaala sa lahat ng himalang kanilang nakita. At kanilang sinabi, "Pinagpala ang dumarating na hari sa ngalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit at luwalhati sa kaitaasan." Sinabi kay Jesus ng ilang pariseo sa pulutong, "Guru, pagsabihan mo ang iyong mga alagad." At sumagot siya, "Sinasabi ko sa inyo, kung hindi sila iimik, mga bato ang siyang sisigaw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, Osana, anak ni David. Sa pagbabasbas ng mga palaspas, maririnig natin na masayang sinalubong si Jesus ng mga tao sa pagpasok niya sa Jerusalem at sumisigaw sila ng Osana, anak ni David. Subalit, sa misa ng araw ding ito, iba naman ang ating maririnig. Ipako siya sa krus. Ano ang nangyari? Posibleng ang mga taong sumigaw ng Osana, anak ni David, ang sariling sumigaw ng ipako siya sa krus. Marahil, hindi ganap ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Kaya't madali silang nadala ng agos ng pagkakataon. O di kaya naman, pinangunahan sila ng takot at inisip nilang mas mabuti para sa kanila ang pumanig sa inaakala nilang mas makapangyarihan kay Jesus sa pagkakataong iyon. Sa kasamang palad, marami sa atin hanggang ngayon ang nasa ganitong antas rin ng pagtingin sa pananampalataya. May mga taong masigla daw ang pananampalataya kapag sumang-ayon ito sa kanilang hilig at kaginawahan. Mayroon din namang sumusunod na lamang sa agos ng kalakaran at kinagisnan hanggat pabor ito sa kanila. Ilang beses na ba nating naririnig ang "Katoliko ako," pero ibig sabihin, pinipili lamang nila ang mga aspeto ng pananampalatayang naaayon sa kanilang gawi at pangangatwiran. Kapag tinatanong na ng pananampalataya ang kanilang kapakanan at uri ng pag-iisip, kapag pinupunang taliwas na dito ang uri ng kanilang pamumuhay, nagiging ipako siya sa krus ang kanilang Osana, anak ni David. Isama na rin natin dito yung mga taong nakakalimutan na sila ay mga Kristiyano dahil lamang sa kapangyarihan, karangalan at kayamanan. Mas nakalulungkot ang pangyayaring ipinagpapalit ang prinsipyo o simulay ni Kristo sa 5 kilong bigas at 500 piso sa panahon ng eleksyon dito sa ating bayan. Lagi tayong inaanyayahan bilang mga binyagan na manindigan para kay Kristo. Ito ang ating pagsumikapan sa araw-araw nating pamumuhay. Ang palaspas na ating iwinawagayway ay natutuyo sa pagdaan ng panahon. Huwag natin itong gayahin.